Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today with open hearts and minds, ready to hear your word and to grow in faith. We thank you for the gift of scripture, for the teachings and wisdom it contains, and for the way it guides us closer to you. Send your Holy Spirit to be with us as we study your word today. Open our hearts to understand, our minds to discern, and our lives to live according to your will. May the scriptures come alive in us, and may we find inspiration, strength, and hope in your promises. We ask that you bless each person present here and help us to listen not only with our ears but with our hearts, so that we may be transformed by your love and truth. We offer this time to you, trusting in your guidance, in grace, in Jesus' name, our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Again, a blessed evening po sa inyong lahat dyan, at a blessed morning po dito naman po sa akin ang roroonan ko ngayon. And our topic for tonight, no, kasi gabi dyan, ay all about the Sacrament of Eucharist. So here, we will talk about the Eucharist, biblical condition of the Eucharist, theological significance of the Eucharist, then Eucharist in the early church, different perspectives in the Eucharist, the role of the Eucharist in worship, Eucharist and personal spiritual life, social and ethical implication of the Eucharist, contemporary issues surrounding the Eucharist and ecumenism, and then we have the further direction for Eucharistic theology, and after that, we have this conclusion. So, again, my dear sisters, no, in Christ, so, ang Eucharist na ito po, mga kapatid, if you define this, Eucharist is also known as the Holy Communion. Refers to the sacramental meal commemorating Jesus Christ's Last Supper, involving the consecrated bread and wine representing His body and blood. So, ito po ang sakramento na kung saan ay, kung sa Catechism of the Catholic Church po natin, ito ay tinatawag po na kabilang sa the Sacrament of Initiation. So, tatlo po yung Sacrament of Initiation natin, that is the Sacrament of Baptism, Confirmation, and this the Sacrament of the Holy Communion or the Eucharist. So, sa historical context po niya, an exploration of the evolution of the Eucharist from its Jewish roots. So, ibig sabihin pala nito, mga kapatid, ang Sacrament pala of the Holy Communion was also rooted, no, sa mga Hudyo. Dahil alam naman po natin ng ating Panginoong Hesus ay ipinanganak po, no, sa mga Hudyo din po. And ang significance po sa Christianity, no, sa Eucharist serve as the foundational element of Christian faith. Ibig sabihin, symbolizing the unity with Christ in the community, providing spiritual nourishment, and commemorating the salvific act of Christ's sacrifice. So, remember, from time po na tayo ay nagsisimba at kinukonsigrahan po yung bread, so we are commemorating, inaalala po natin yung pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Inaalala natin na meron pa lang isang nag-alay ng kanyang buhay po para sa atin, no, during na itinataas o kinukonsigrate po ang host. Ayan. So, ito po ay ibig sabihin nito na tayo ay iniisa sa pananampalataya. And then, Eucharist is also the central sacrament in the Christian practice. Paano natin nasasabing central sacrament po ito? Kasi if we will read the Bible po, mga kapatid, ay ganito po kasi yung sinasabi dito sa
gawa ng mga apostol, apostoles, no? Acts of the Apostle o sa gawa, ito po yung ating mababasa sa 2:42. Ganito po yun. Ayan. Sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. Alam niyo po, ito po ang ginagawa ng mga early Christians noon na kung titingnan natin, ipinagpapatuloy natin ngayon. Because this is the sacrament of the Holy Communion. Ang sakramentong ito po ay hindi po yan natatanggap na kahit saan-saan lang po. It was been consecrated first of the holy orders o ng kaparian natin, ng mga kaobispuhan, and then we will receive it. So hindi po natin matatanggap yan, no, kahit na yung nagsasabi po sa kalimitan o karamihan po mga tao na hindi po nagsisimba, sabi nila, okay lang, hindi ako magsimba kasi katanggap-tanggap naman ito. No? Kahit saan ako, basta may pananampalataya lang ako, okay naman yun. So that's not the proper way of worshiping God. Ang proper way po ay ganito. Sa gawa ng mga apostoles po, 2:42, ay nagsasalo-salo. Ibig sabihin, dapat po nasa communion tayo ng mga Kristiyano. United po tayo dyan. So, kailangan nagsasalo-salo tayo upang kainin ang tinapay. Ang tinapay na sinasabi po dyan, that is the body of Christ. Kasi, kung pupuntahan po natin mga kapatid, ang sinasabi din ni San Pablo, ito ay natanggap po niya. Remember that si San Pablo po ay hindi po siya originally Christian. Siya po ay tinawag, no, na maging apostoles sa mga hintil. Basahin po natin ang unang Korinto 11:23. Ang sabi po ni San Pablo dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Yan, turo na tinanggap niya. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay. So yung tinapay na yan, yan yung sinasabi dyan sa Acts of the Apostles 2:42 na tinatanggap. No? Every day nagkakatipon yung mga early Christians para to gather together. Ayan. Tapos, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala o pag-aalaala sa akin. So, kailangan po, no, na gawin natin to kasi ito palang sakramentong ito ay inaalala natin si Kristo. Kaya nga, as a Catholic, hindi po tayo nakakalimot, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Bagkos, tayo po ay nakakaalala mismo kay Kristo. Dahil tayo ay tumatanggap sa Kanya every Sunday, no? Kaya nga, it's very important po to attend Mass. Napakahalaga po na magsimba po tayo palagi dahil natatanggap po natin si Kristo. Ayan. So, napakalinaw po, no, yung sinasabi sa atin na yan ay central sacrament in Christian practice dahil si Kristo mismo kasi yung tinatanggap natin dyan. Ibig sabihin, if we would like to have a deeper relationship with Christ, we should to accept, to receive Him in the sacrament. Ang tunay na pakikipagrelasyon kay Kristo ay ang pagtanggap mismo sa Kanya. Hindi yung sasabihin na natin na I accept Christ as my Lord and Savior. Hindi lang ganyan. Dapat talaga, if you truly accept Him, no? Kaya sinasabi ng Panginoon, no? Kunin at kainin. So, ibig sabihin, sa pag-accept po natin, kinukuha at kinakain talaga natin. Ibig sabihin, pinapapasok natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Understanding its definition is crucial as it compasses both a ritual and a profound spiritual experience. Its historical background reveals how it has evolved through centuries, illustrating its significance in Christian doctrine. We see the Eucharist as not only the remembrance of Christ's Last Supper, but also
as a vital source of strength and community for believers. So ito ay nagpapatibay pa sa lahat ng mananampalataya ang pagtatanggap sa sakramento ng banal na pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Puntahan po natin, mga kapatid, ang biblical foundation ng Eucharist. Sa Old Testament po, the Passover meal symbolizes deliverance and covenant, laying the groundwork for understanding the Eucharist as the fulfillment of God's promises or promise through Jesus Christ. So it has been written in Exodus chapter 12 verses 1 to 51. Napakahaba po niyan. But yan po ay tumutukoy po, mga kapatid, sa Old Testament rituals na kung saan ang Passover meal po, no, ay talagang hinihahanda sa totoong pagpapakita ng meal o Passover meals na ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Kasi nung dumating na po sa New Testament, no? Sa New Testament po, no, the key scriptures, particularly from the Gospels, illuminate the institution of the Eucharist, capturing Christ's word and action during the Last Supper, establishing its theological foundation. Mababasa din po natin 'yan sa Mateo 26 hanggang sa 28. So yun po yung pagsasadula po yan ng Last Supper na ipinapakita po sa atin na ito, no, yung from the Old Testament Passover, nagkaroon ng New Testament Passover, which is sa Last Supper na po yan, na sinabi ng Panginoon, no, sa kanyang mga apostoles, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So ibig sabihin, gagawin talaga yan. Hindi yan na magiging basihan na lamang or reference lang sa Bible. Pero dapat ginagawa talaga. So may practice. Kaya nga, napakahalaga po na tingnan natin, and if ever na tayo man ay mapunta sa ibang mga pananampalataya, tingnan natin sa konteksto ng pananampalataya kung ito ba ay sumusunod talaga sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. At sa binasa natin kanina sa unang Korinto 11:23 hanggang sa 24 ay pinakita po sa atin ni San Pablo na siya mismo tumutupad sa kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus na pinapagawa sa mga apostoles. Now, the biblical foundation of the Eucharist are deeply rooted in the Holy Scriptures. Sa Biblia talaga yan, concerning the blend of Old and New Testament traditions. The Passover meal acts as a precursor to the Eucharist, symbolizing salvation and covenant. While the Gospels provide a clear narrative on the establishment of this sacrament. By exploring this biblical text, we can appreciate how they inform and enrich the understanding of the Eucharist as integral to Christian identity. So, ibig sabihin pala nito, mga kapatid, kapag sinasabi natin we are Christian, pero hindi po tayo tumatanggap nito, wala po tayong sakramento ng pagtatanggap kay Kristo, so hindi po tayo totoong Christian. Kasi ang totoong Kristiyano po, ang identity of the true Christian ay meron pong Eucharist. Tinatanggap talaga si Kristo. Ayan. So, theological significance naman po nito ng Eucharist, understanding the mystery behind the sacrament. Ito po. kagabi lang, meron po akong sinulat sa aking blog na transubstantiation doctrine. So, ano ba itong sinasabi o transubstantiation ito? meron ba tayo nitong mga bases sa Biblia? Okay, the doctrine of the transubstantiation is a central tenet of the Catholic Church. That during the Eucharist, the bread and wine used the sacrament are transformed into the actual body and blood of Jesus Christ. While retaining their outward appearance, however, the biblical basis for this doctrine is a subject of ongoing debate with differing interpretation of key scripture passages. So,
meron talagang nagkakaroon ng disagreement po with regard sa paniniwala sa tinatawag natin transubstantiation. Pero ang transubstantiation na ito po, mga kapatid, ay napapatunayan na meron pong biblical references. No? Sa Last Supper po, recorded in the Gospel of Matthew chapter 26, verses 26 to 28, Mark 14, 22 to 24, Luke 22, 19 to 20, 1 Corinthians 11, 23 to 26, where he says, "This is my body. This is my blood." Nang sabihin po ng Panginoong Isus yung mga katagang yan, that is the transubstantiation process. Kapag ang pare po ay nagko-consecrate na, no? Nagta-transfigure o transubstance, yung substance po nagta-transfer yan. So, yes, physically ang nakikita po natin ay is a physical bread, but dahil sa proseso po ng transubstantiation, that is not just an ordinary bread. Kaya nga po, hindi po pwedeng mabastos ang katawan ni Kristo. And we should to be aware also of those groups, mga kulto, mga satanism. They keep on going to church. Ano yung ginagawa po nila? Dinedesecrate nila ang consecrated host. Anong ginagawa po nila? Tumatanggap sila, kumukuha sila ng consecrated host at saka dinedesecrate. Tinatapakan po nila yan. Dinuduraan. Kaya nga sa atin po, kinakailangan nating pag-ingatang mabuti. Dahil when the transubstantiation process ay na-process na, ibig sabihin, yung nakikita nating hawak-hawak ng pari na tinapay, physically, tinapay po yan, but spiritually, that is the body and the blood of our Lord Jesus Christ na kinakailangan po nating pag-ingatan. Kaya nga, ngayon, sa simbahan po natin, we receive the Holy Communion in our hand. Ito naman po, kung sakali man na tayo ay tumatanggap sa ating kamay, pwede po, dapat ang kamay natin malinis. No? Kung mayroon tayong alcohol before receiving, mag-alcohol muna tayo. And then, receive natin yan. Huwag tayong aalis sa harap ng minister or ng pare na hindi natin kinakain. Kainin muna natin. And then after that, close our hand and go back to our chair or sa kneeler. Tapos, buksan natin yung ating kamay. Tignan natin mabuti, baka may mga substance pa dyan. Dahil sa transubstantiation po, mga kapatid, dapat sa pag-receive natin, wala nang matitira kahit na katiting o kaunting substance dyan. Dapat singot na singot. Ayan. If ever naman na hindi ka sigurado na wala ka nang nakikita na it's visible na sa ating mata, kukuha po tayo dapat ng malinis na panyo. And then itatrap, pupunasan natin yan. At itatago natin mabuti yung panyo yun. Para atin pong take care ng mabuti ang body of Christ. Ayan. Yan po yung nangyari sa transubstantiation. Ha? Alam nyo po kasi, itong pagtatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito rin ang naging mitsa o naging dahilan kung bakit po marami ang mga nagsialisan, no? Nagsilayas po sila sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na sila naniwala. Kung babasahin natin yung Juan or John chapter 6 verse 66 or John 6:66, ay ganito po yung sinasabi dito. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Question, bakit po tumalikod dito at hindi na sumama sa Panginoong Hesus ang mga taong iyon? Okay, kung babalikan po natin, no, ang sinabi ng Panginoon, balikan natin sa 58. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila,
kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay may buhay magpakailanman. So napakahalaga po ang pagtanggap natin ng sacrament of Holy Communion dahil nagbibigay ito ng buhay. Ayan, sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya ay nagtuturo sa Kapernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Ayan. So kaya nga, marami no, ang nagsialisan dahil hindi nila matanggap-tanggap na kinakailangan pong tanggapin, no, kainin, no, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi, eto, sabi sa 6:54, ang kumakain ng aking laman, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dyan. Ito, sa 53. Sinabi ni Hesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. If we would like to have this eternal life, we should to receive Christ in this sacrament. Okay? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ayan. So napakalinaw po ang sinasabi dyan ng ating Panginoong Isus na ang kumakain ng kanyang laman. Kaya nga, dahil hindi matanggap ng mga tao ang kanyang turo, dahil hindi nila kayang tanggapin na kailangan palang kumain tayo o kainin natin si Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang nangyari, marami ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. And take note of this, ang tumalikod, hindi lang basta-basta ano yan na tao kung sino man. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad. Alagad niya mismo ang nagsilayo. Alagad niya mismo ang siyang tumalikod. Tumalikod sa Panginoong Hesus at hindi na sumama. Kaya nga, if mayroon po tayong doubt sa ating pananampalataya, nako, pag-isipan muna nating mabuti bago tayo tumalikod at bago tayo no umalis sa harap ng Panginoon. Dahil napakalinaw na hindi tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan if we don't receive Christ. Kaya nga, sa pagtatanggap natin kay Kristo, matatanggap lamang natin siya sa sakramento ng Holy Communion, o sacrament of Holy Communion, o sa Eucharist lamang. Okay. Now, yun yung pangyayari sa transubstantiation. At alam nyo po, yung transubstantiation yan, yan yung nagpapakita na kapag nag-transubstance na, ibig sabihin, that is the real presence of Christ. No? The belief that Christ is truly present in the Eucharist, which fosters a profound connection between the believer and the divine during the sacramental celebration. So kaya nga, hindi po natin pinaniniwalaan na simbolismo lamang or simbol lamang yan yung tinatanggap natin. Bagkos sinabi kasi ng Panginoon, kunin mo ang tinapay, kainin ito, ito ang aking katawan. Sinabi ng Panginoon, this is my body, this is my blood. Ibig sabihin, siya talaga yan. Real present of Christ talaga ang nandiyan dyan. Kapag tinatanggap natin siya. And then, we have this sacramental grace. Through the Eucharist, believers receive grace. No? Ito pa, ang maganda. Diba sabi sa Biblia kanina, kapag tinatanggap natin si Kristo ay nagkakaroon tayo ng buhay. Ito, tama yon. At aside from that, nagkakaroon din po tayo, tumatanggap tayo ng kalakasan. No? Grace that strengthens their spiritual life upang maging mas matibay tayo. Kasi alam nyo po sa 1 Peter 5:8, napakalinaw po yung sinasabi dito eh, na bakit po kailangan natin ng grasya ng Panginoon? Bakit kailangan nating tanggapin si Kristo sa Eucharistia? Dahil po, no, ito ay nagpapatibay sa atin. Bakit? Saan tayo pinapatibay? Tuso kasi ang ating kaaway. Sinasabi sa 1 Pedro 5:8, eto, maging handa kayo. Ayan, no? Sabi dyan, maging handa kayo at
magbantay, no? Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aalig-aligid na naghahanap ng malalapa. Malinaw, ang ating kaaway ay ang hindi ang tao na kikita natin, bagkus ang diablo. Therefore, para ito malabanan natin, we need the grace come from God. If we receive the sacrament of the Holy Communion, no, meron tayong sacramental grace na natatanggap. Ayan, so malinaw po dyan, sacramental grace na natatanggap that encourages moral living and deepens the relationship with God and the community. Kaya ga, nagpapatibay ito, strengthen us, and we could fight that demons, that devils around us, surround us. Kaya na nating labanan dahil po meron tayong grasya na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, mahalaga talaga na magsimba tayo bawat linggo at tanggapin natin si Kristo. Kailangan talaga yan. Necessary talaga na tanggapin natin siya dahil nagbibigay siya ng grasya at nagbibigay siya ng buhay. Okay. Understanding that theological significance of the Eucharist reveals its profound spiritual impact on believers. The notion of transubstantiation, a key doctrine, elucidates the how bread and wine are not merely symbols. Yan, hindi lang talaga simbolo yung bread and wine, but embody the presence of Christ. Talaga, that is the real presence of Christ. This connection enhances the communal and personal aspects of faith, fostering sacramental grace that enrich the spiritual journey of individuals and communities alike. So, ayan. Now, sa Eucharist in the early church naman ito yung mga kapatid. Ito yung mga liturgical practice in community building. So, liturgical practice, the early church emphasized communal worship centered around the breaking of bread, forming liturgical structures that reflect the continuity of the tradition upheld by contemporary practices. Community meals, this gathering serve as vital moments for community bonding, reflect the shared faith and mutual care among early Christians, signifying the communal aspect of Eucharist. Ayan. At saka meron sa apostolic tradition. The practices and teachings established by apostles laid foundationally groundwork for Eucharistic theology, ensuring the sacrament's integrity throughout generation. So, kanina po, no, pinauna nating basa yung Acts of the Apostles, chapter 2, verse 42, o Gawa ng Apostoles, 2:42. Ito ay yung early Christian practice naman talaga na kinakailangan po natin na maunawaan kung sila nga ginagawa nila noon na araw-araw pa nga yun, hindi lang yan basta-basta mga kapatid na every Sunday lang sila. Kundi noon, araw-araw nagkakatipon talaga sila. Nagpipira-piraso ng tinapay at sama-samang nananalangin. Now, the early church played a pivotal role in shaping how the Eucharist is understood today. Through rich liturgical practices and community meals, early Christians embodied their faith, reinforcing the communal dimension of the worship. Additionally, the apostolic tradition forms a vital link between the first followers of Christ and the modern believers, ensuring that the essence of Eucharistic celebration remains intact. Ayan! Kaya nga, ang ating simbahan tinatawag na apostolic because we have apostolic succession, hindi lang po sa authority, bagkos sa practices. Itong celebration of the Eucharist po, mga kapatid, yung receiving the Holy Communion, kailangan daw intact. Intact po yan sa mga apostoles. Kaya natanggap po natin yung teaching o turo na galing talaga sa Panginoong Hesus, ipinasa sa kanyang mga apostoles, at ang mga apostoles, pinasa sa kanila pong mga students, like St. John, student niya po si
Saint Ignatius of Antioch, Saint Polycarp. Ayan. So pinasa sa kanila, ipinasa sa hanggang sa po napunta sa ating pong Pope ngayon kay Pope Francis, pinasa rin sa mga kaparian natin. Ayan. So dapat talaga remains intact, connected, no? Hindi tayo lalabas sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Meron namang different perspectives sa Eucharist, mga kapatid. O yung tinatawag natin na pagkakaiba ng pananaw. Merong pananaw ng Katolisismo, pananaw ng Protestantismo, at saka yung Anglican at saka Orthodox. Ang Anglican and Orthodox, kasi mga kapatid, ay they have similar sa pananampalataya. Now, sa Catholic, Catholic theology holds that Eucharist is a sacrament of initiation and essential for salvation, emphasizing the importance of faith and the church authority in the sacramental life. Sa Protestantism naman po, mga kapatid, ang view po nila vary widely, with some tradition regarding the Eucharist as the memorial act, while others, like Lutheran, affirms that the real presence of Christ in a non-transubstantiation context. Ito, divided din po yung view ng Protestantism within regard po sa Eucharist. Some Protestant believes, mga kapatid, na ang hindi po real presence ang Holy Eucharist. But yung mga Lutherans na mga Protestant po affirm that it is a real presence, pero wala pong substance, transubstantiation na nangyari. Pero real presence para sa kanila. So doon po meron mga kaya nga sinasabi natin, posible sila ay sa katotohanan, pero kulang yung katotohanan po na kanilang hawak. Sabi naman po ng Anglican at saka ng Orthodox, Anglicanism seeks a middle ground, affirming real presence through a spiritual rather than physical interpretation, while Orthodox emphasizes the mystery of Christ's presence without strict definition. So parang ano lang, kinakapi talaga, no, yung teaching ng ating simbahan, pero kulang pa rin. The diverse perspectives on the Eucharist highlight theological richness among different Christian tradition. The Catholic perspectives underscores the sacrament as essential for salvation, while Protestant tradition present a range of interpretation from memorialism to affirm real presence. Anglicanism and Orthodox see navigate this waters open differently, emphasizing the mystery involved in understanding Christ's presence. This plurality invites dialogue and mutual respect among Christians. Okay. Now, ano naman yung rule ng Eucharist sa pagsimba? Okay. Nasa liturgical structure po, the Eucharist celebration is the central part of the liturgical services. Kasi sa yung ano po, no, meron tayong liturgy of the word and liturgy of the Eucharist sa ating pong misa or sa pagsimba po natin bawat linggo. Structured to guide the community through prayer, scripture readings, and sacramental acts, enhancing the worship experience. Importance in Mass, ito po. The Eucharist embodies the climax of the Mass, serving as both an offering of gratitude and some source of spiritual nourishment for the faithful, connecting them to the wide body of Christ. Prayer and hymns. Specific prayers and hymns associated with the Eucharist enhance communal worship, allowing congregants to reflect on the mysteries of faith in their relationship with God. So, during the Eucharist, ano, yung role ng Eucharist po sa worship, ayan. So, kaya nga, we are so verily encouraged kapag ma-attend po tayo ng misa, kapag meron pong kanta po tayo. Kasi part po yan, no, ng ating pong pag-attend ng Eucharistia o ng misa. Ayan. So, the Eucharist plays a vital role in worship with careful liturgical structure reflecting its significance. As a focal point of the Mass,
It acts as a profound offering and source of spiritual nourishment. Integral players in hymns further enrich the Eucharistic celebration, encouraging the faithful to engage deeply with the mystery of their work, of their faith, and to foster a unified expression worship. Ito naman, so Eucharist and personal personal spiritual life, preparation and spiritual nourishment. Preparation naman po, individuals are encouraged to prepare their hearts. Ito yung dapat ating tandaan bago po tayo mag-attend ng Eucharistia o ng Misa, o bago natin tanggapin si Kristo sa Misa. First, kailangan natin po na i-prepare yung ating heart and our mind, no? Understanding the significance of the Eucharist through prayer, reflection, reconciliation, leading to a deep reception of grace. No? Diba kanina, sabi po natin na kapag tinatanggap natin yung katawan ni Kristo, ay nakakatanggap tayo ng grasya. Pero mayroon tayong mga dapat na gagawin bago natin tanggapin yun. Unang-una, prepare our hearts. Remember what in the Bible said, no? Sabi po ng Panginoong Jesus, kapag meron kang kagalit, iwan mo muna yung iyong offering, puntahan mo muna yung iyong kagalit, makipagkasundo ka, tapos balikan mo yung offering mo, saka ka mag-offer. So, prepare our hearts, our minds, no? Examining our conscience. Nakagawa ba tayo ng kasalanan? Anong klaseng kasalanan ba ang nagawa natin? If we commit that mortal sin, sinasabi po sa ating turo ng simbahan, do not receive sacrament of Holy Communion. Kinakailangan examine our mind, kung may mortal na kasalanan, confess muna. Pag venial pong kasalanan natin, so ang dapat po, huwag tayong malate sa misa. Kasi meron po diyang act of contrition, no? Mapapatawad po yan yung mga venial na kasalanan, and then we can receive Christ. Kaya nga, prepare our hearts, our minds, then kailangan natin maunawaan ang significance ng Eucharist. Ibig sabihin, bago natin tanggapin ang bago tayo tumanggap sa sakramento ng Eucharistia, dapat nating maunawaan na ang tinatanggap natin ay hindi po ordinaryong tinapay, kundi si Kristo mismo, no, na na-consecrate. Kaya nga nag-transubstance eh, no? Yung substance ay nakikita natin na physically tinapay, but spiritually that substance ay body and blood of Christ. Then reception of Eucharist, the act of receiving the Eucharist is a profound moment of personal encounter with Christ. Kaya nga ito po, no, kung gusto nating makipag-relasyon o lumalim pa ang relationship natin kay Kristo, ito ang dapat nating tanggaping sakramento, Eucharistia. Para mas malalim pa ang ating relationship with Christ, accept Him in the sacrament of the Eucharist. Recurring sincere intent in faith, fostering spiritual growth and transformation. No? Every time na tinatanggap natin si Kristo, mga kapatid, we should always think, dapat we will be Christ-like. Hindi naman po natin sinasabi na we will become perfect or nothing to sin, pero we are trying all our best by the help of God na kung ano man po yung mga hindi po maganda sa atin, ay unti-unting mawawala po yan. Okay? Because we will be Christ-like. Requiring sincere intent in faith, fostering spiritual growth and transformation. Dapat talaga may pagbabago if we receive Christ in the sacrament. Spiritual nourishment. The Eucharist is viewed as a bread of life, providing essential spiritual sustenance that empowers believers in their daily lives and strengthens their relationship with God. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi ito, nagpapatibay ng relasyon sa Diyos, nagpapatibay ng relasyon kay Kristo. If you want na ang ating relationship kay Kristo ay maging mas matibay, kinakailangan po nating tanggapin talaga siya sa sakramento. Ayan. So, the personal dimension of the Eucharist profoundly influences a believer's spiritual life. Preparation before receiving the sacrament emphasizes the importance of a reflective attitude. So, ito po yung pinakamagandang attitude na
i-impose po natin sa ating sarili na kailangan po maging reflective po tayo all the time. Naalala ko tuloy na may mga missions po na pinupuntahan kami, then tayo po ay nag-share ng gospel sa kanila. Then I always say this, be reflective all the time. Bakit? Dahil kung reflective po tayo, mga kapatid, so makikita po natin ating sarili. Kasi kung hindi po tayo reflective, ganito, haharap tayo sa salamin, tapos ano, parang hindi natin nakikita ating sarili. Hindi kasi tayo reflective. Pero kung reflective tayo, mga kapatid, ay haharap tayo, nakikita natin, ay may puwing pala ako, kukunin ko muna. So be reflective. Dapat meron tayong reflective attitude. While the reception itself represents a sacred encounter with Christ. Yan, kasi ang tinatanggap natin po, no, na we have an encounter, sacred, holy encounter with Christ. During the time po na ang tinapay ng buhay ay tinatanggap natin sa Eucharistia. Okay? Ayan. Sa social and ethical implications naman po tayo ng Eucharist. Community building. The Eucharist fosters a sense of belonging and unity among believers, inviting them to actively participate in the communal life of the church and serve one another. So, ayan po, no, sa social and ethical implications ng Eucharistia po. Then, second, the charity and outreach. The sacrament inspires acts of charity, urging believers to extend their faith into action. Kaya nga, sa paniniwala o pananampalataya ng Simbahang Katoliko, hindi po tayo naniniwala na faith alone could save us, no? Dapat faith in good works. Dahil sinasabi dyan, faith, no? Believers to extend their faith into action through supporting marginalized, fostering a culture of giving and love. Remember, the gospel po natin, mga kapatid, ngayon ay be a giver. Sabi ni Father kanina, mayroon tatlong klase ng giver. A giving na nangyari po. Una, hate giving. Pangalawa, yung pangatlo po na hindi ko po ano sa kanya, yung sabi niya na thanksgiving. Yung thanksgiving pala, mga kapatid, yung nagbibigay, yung pangalawa pala, yung yun, required giving. Requirements kasi, no? Kinakailangan ko magbigay. Pero yung hate giving naman, sabi ni Father kanina, na kapag nagbibigay, tapos mga makalipas yung ilang linggo, babalik ulit, tapos yung nagbibigay, binigyan na kita nakaraan. Ibig sabihin pala, ang klase ng pagbibigay niya pala ay hate giving. Ibig sabihin, hindi po siya malugod na nagbibigay. Ito naman require, ibig sabihin, mandatory giving. So require kasi, require, so kinakailangan magbigay ako. Itong thanksgiving naman, or thanksgiver, nagbibigay sa ayon sa kanyang puso, no? Maluwag sa kanyang puso. Yan ang sinasabi sa ikalawang Korinto 9:7, na ang Diyos ay nalulugod sa nabibigay na maluwag sa kanyang puso. So yan po, ito yung social and ethical implication sa Eucharistia. Dapat nagkakaroon tayo ng ganito pong attitude. Nagiging mapagbigay po tayo, no? Fostering a culture of giving and love, pagmahal. Social justice naman, so, the Eucharist calls believers to address social injustice in reinforcing the moral imperative to advocate for equality and serve vulnerable communities effectively. So dapat talaga, no, pinapairal po natin, mga kapatid, yung hustisya, no? Kung tayo po ay tumatanggap ng sakramentong ito. So hindi lang pala, mga kapatid, basta-basta natin natatanggap ang sacrament of the Holy Communion. May mga bagay tayo na dapat maunawaan pala sa pagtanggap nito. Ayan. So akala natin kapag natanggap natin, okay na, yung grace na gusto nating matanggap, yun lang. Pero pala meron tayong mga dapat maunawaan. Nagiging mas bukas pala tayo, no, sa pangangailangan ng ating kapwa. Nagiging mas bukas po tayo sa nangyayari sa paligid. Nagiging mas concerned po tayo. Nagiging bukas po tayo sa mga pangyayari sa ating paligid. At nakikita po natin yung mga kinakailangan. So yun dapat nating bigyan din ng pansin. Now, the Eucharist transcends personal spiritually carrying significant social and
ethical implications. As a community building act, it calls believers to foster unity and to engage in charitable works that benefit togethers. Kaya nga po ang ating simbahan, meron po tayong mga tinatawag natin dito home for the aged, tawag yan. Dito kasi sa amin sa may Iloilo, meron ditong Save Our Soul, yung mga abandoned child, diyan po inaalagaan. So yun may mga charitable na ginagawa po ang simbahan, dahil ito pala ay bunga, no, ng pagtanggap natin ng totoo kay Kristo. Furthermore, the sacrament challenges Christians to stand for justice. Kaya nga po ang simbahan ay nakikialam talaga with regard to that justice. Remember, nililitis ngayon yung tungkol po sa isyu ng extrajudicial killing. Well, actually, hindi na po yun yung pinaka-point, pero yung paglilitis na merong dapat panugutan during the time ng ating dating Pangulo. So, sa kanila na po yun. Pero ang nakita ko po dito, isang pare, no? Stand for social justice. No, nag-represent po siya para mabigyan ng hustisya ang mga hindi nabibigyan ng hustisya. Advocating for equality while reflecting on the teaching of Christ in the broader societal context. Ayan. So, contemporary issues surrounding the Eucharist. Ito sa panahon natin ngayon. Exclusion and participation. So, discussion revolved around the challenges of who can participate in the Eucharist, addressing issues of inclusivity and barriers that some communities face when accessing the sacrament. Well, actually po, sa panahon natin ngayon, sa pagtanggap po natin kay Kristo sa sakramento ng Holy Communion o Eucharistia, dalawa po yung pagtanggap natin. Matatanggap natin siya sa consecrated host, na transfigure o transubstance na bread, become body and blood of our Lord Jesus Christ. And secondly, pwede po natin siyang tanggapin spiritually. Spiritual communion, no? Literal communion at saka spiritual communion. Yung literal communion, tinatanggap natin yung literal talaga na katawan ni Kristo. While yung spiritual communion po, tinatanggap natin siya spiritually. Alam nyo, kasagsagan ng pandemic po, mga kapatid, ay yan po ang nangyari sa atin. We receive Christ sa tinatawag po nating spiritual communion. At as of this moment, yung mga nagsisimba po, pwede pong magsimba yan lahat. Pwede magsimba. Pero ang tanong, lahat ba ay pwedeng makatanggap ng katawan ni Kristo? Inclusion and participation. So, ibig sabihin, merong mga excluded. No? Yun po ay ang mga nakagawa po ng mortal na kasalanan. Therefore, hindi po yan pwedeng tumanggap ng sakramento. Dito po sa parokya namin, always po na nire-remind kami ng aming parish priest, those who are live-in, huwag kayong tatanggap. Okay? Those who have mortal sin, huwag kayong tatanggap. Isa pa, kapag ang babae ay nakadamit na nakaspaghetti, lalaking nakashort, hindi tatanggap. Dahil pagbabastos yan sa katawan ni Kristo. Dress properly before receiving. And yun nga, kailangan nasa estado tayo ng grasya. Huwag tayong tatanggap kapag nasa estado tayo ng kasalanan o ng mortal na kasalanan. Okay? Interdenominational dialogue. Efforts to foster understanding and collaboration among different Christian traditions concerning the Eucharist showcase ongoing dialogues aimed at addressing misconceptions and promoting unity. Modern challenges, contemporary issues such as secularism, individualism, and different doctrinal beliefs pose challenges to reception and understanding the Eucharist in today's society. So yun po yung mga issues, no, sa ating kapanahunan ngayon. Okay? Now, the Eucharist and the ecumenism towards Christian unity. Unity among Christians, Eucharist
Thick dialogue aim to bridge theological divides, focusing in, on shared beliefs about Christ's presence that can foster unity and diversity within the Christian community. Kaya nga po, sinasabi ko po kanina, all pwede po makapunta sa simbahan, but not all pwede po makatanggap ng katawan ni Kristo. Okay? Then, collaborative worship, encouraging joint Eucharistic celebration allows denominations to engage in communal worship, deepening relationship and mutual respect across different faith backgrounds. Ecumenical movements, the pursuit of joint efforts across denominations reflects a commitment to greater understanding and cooperation, aiming to overcome historical division regarding the Eucharist. Sa ecumenical movements naman po mga kapatid, palagi pong sinasabi din ng aming parish priest dito, si Father Locsin. Yan. Palaging sinasabi ni Father Locsin sa amin na kung sino man ang nandito na nag-a-attend ng misa ngayon na hindi binyagang katoliko, huwag tatanggap ng sakrament. Pwede naman tayong makapag-spiritual na pagtanggap ni Kristo. Okay? Pero huwag tatanggap ng literal body of Christ. Yun ang napakaganda po ng mga kapatid sa ating sakramento ng ating simbahan. So, eto. Future direction po for Eucharistic theology. So, emerging perspectives, innovations, theological question. Contemporary theologians explore new dimensions of Eucharist, addressing cultural, ethical, and existential questions that challenges traditional understanding, global perspectives. As Christianity grow globally, diverse cultural interpretation of the Eucharist enrich that theological landscape, integrating local customs and theological insights into practices. Impact of technology. Advancement in technology prompt discussion about virtual Eucharistic participation. Ayan po, yung sinasabi ko kanina na kasagsagan ng pandemic po, nangyari ito. Yung impact ng teknolohiya. Kasi hindi na tayo makapagpunta ng simbahan. So, many of us ma-attend ng misa sa bahay na lang. So, yun po, no? I hope na meron po tayo, marami po tayong natutunan sa pagkakataong ito. At hanggang dito lang po yung aking presentation. If you have some question, pwede po kayong makapagtanong sa pagkakataong ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.